Okay, mega mega shout out pala sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman si Full Blood TV. Ayan. Meron tayong natuklasan na naman na isang online editing. Ayan, kung kayo ay gusto nyo mag-editing. Kasi di ba meron tayong Photoshop, tapos meron akong itinuro sa inyo dati na mga pan photo edit at saka yung mga pang online din yung editing sa online na iba na ibang name, pero ito naman ang name naman nito ay photopea.com. Ayan. Ito yung apps na sa online lang siya nakikita at saka pwede natin tong gamitin sa pag-edit ng photo or ayan, paggagawa ng mga thumbnail kagaya nitong ginawa ko. Ito, ginawa ko lang to dito sa ano, dito sa Photopea para siyang para din siyang parehas na parehas siya ng ano ng Photoshop. Pero ito, hindi mo na kailangan na i-install at basta meron ka lang PC at saka meron ka internet. Tapos punta ka lang dito sa website na ito ng photopea.com. Magkakameron ka na ng instant editing na pang photo editing kagaya ng sa Photoshop. Kasi yung sa Photoshop, ito ay ano pa siya, ini-installan pa siya. At saka pag minsan yung ibang PC natin hindi kaya yung laki ng file nung sa Photoshop. At saka maraming mga requirements pa. Ito naman dito sa Photopea, punta ka lang dito sa website ng photopea.com at ito, ma-avail mo na to. Okay, mag-ano tayo? Ide-demo ko sa inyo to, yung kung paano ko ginawa itong kay Fiona na ito, yung nandito sa picture. Ide-demo ko sa inyo kung paano siya sinimulan. Okay, mag-open tayo. Open natin yung kanyang picture kung saan ko siya kinarap at saka pinagdikit-dikit siya. Okay, meron tayong, ito yung background na kinuha natin. Ito, itong sa rose na ito. Kunin natin siya. Kunin natin yung sa rose. Ayan. And then, click naman natin yung kanyang picture. Hanapin natin yung kuhanan ko. Siya yun. Ayan. Kinarap ko lang siya. Kinuha ko yung dito. Kinuha ko itong bilog dito. And then, kinopy and paste ko lang siya. Okay? And then, mag-open tayo ng new window. Ayan. Click lang natin yung size na gawin natin na 120 by 720. Yung ano lang siya ha, yung pang thumbnail ng sa YouTube. Gawin lang natin to 720. 720. Ayan. And then create. Ito naman dito sa Photopea, marami siyang mga graphics, marami siyang mga may mga gallery siya pa na pwedeng pagkuhanan. Pero meron akong ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa itong na dito, itong kay Fiona. Ayan. Ito, pinag-aralan ko lang din, nakita ko lang din ito sa isa kong friend na nag-online lang din. And then, ginagawa niyang business to sa kanyang Fiber. And gusto ko rin gawin yung photo editing service sa Fiber. And syempre, kailangan i-demo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa ito, kinereate ko itong ating pang-thumbnail. Okay? Ito ha, ang first, dito tayo sa may blank. Tapos kunin natin, punta tayo doon sa picture ni Fiona. Ayan. Gamitan natin siya ng ito. Pili tayo ng sa Eclipse Select. Eclipse, yung bilog.
PDF or isa pa. Ayan. Copy natin to. Ayan. And then, punta tayo dito sa Move Tools. Ayan. Tingnan mo, namumove natin siya. And then, pag naano na natin yan, na-select na natin yan, Control-C tayo, Control-C. Control, ang Control-C kasi copy. And then, punta tayo doon sa New Project. And then, Control-B. Ayan, nandiyan na siya. Ito naman, pwede natin siyang gamit, pwede natin siyang i-spread. Nagamitan natin siya ng transform. Ayan, pwede natin siyang mapa-spread, ma-stretch natin siya. Ma-stretch. And then, pagka okay na sa'yo yung ganyang kawide, click lang natin yung check. And then, uncheck natin tong transform. Transform control. Pero dun sa ano, transform tools. Dun sa, ano yun, sa Photoshop. And then, click natin tong photo. Lagyan natin siya ng mga lagyan natin siya ng maraming effects. Bakit dumami? Ayan, kasi first time ko lang mag-edit dito. Kanina ko lang siya inaral. Lagyan natin siya ng mga glow and gradient overlay. Ayan, mga kaya lang, bakit gano'n? Ang gawin natin, lagyan natin siya na igawin natin siyang velvet. I-velvet natin yung kanyang mga sides. Velvet natin siya. Tapos yung sides, i-stop natin yung sides. Ayan, medyo umano na siya yung naging nag-velvet and emboss na yung ano niya, yung pinaka-side. And then, ayan. And then, click OK. Ayan, medyo ito sa drop shadow, piliin natin yung medyo darker na darken na red or dark. Ayan, kahit ganyan.
And then, ayan, okay na po siya. And then, mag-type naman tayo, mag-type. Ayan yung kay Fiona Rick of Love TV. Tapos, mag-type tayo. Pili tayo ng pili tayo ng ibang Great Lakes, Great Lakes. Pili tayo ng mga highlighted na ito, pili natin itong Great Lakes. Photoshop. Ayan. I-ano natin siya. I-reduce natin yung pinaka gawin lang natin siya. Ayan. Mga ganyan. Kalaki ang size. And then gawin natin siya na natin palitan ng color and then check and then ano naman tayo Photoshop editing yan Photoshop editing and then click lang natin yung check and service. Yeah. Try natin itong palitan ng ibang ibang fonts. Palitan natin yung pinaka size ng fonts. Ayan, tama na yung ganyang kalaki. And then pwede natin ito lagyan ng i-highlighted natin siya. Lagyan natin siya ng highlighted na colors. Punta tayo sa color overlay. Ayan, change natin yung colors. Maging siyang white. Gawin lang natin siyang ito. Yung color na to. And lagyan natin siya ng darker na itim sa likod. Mia-mia. Lagyan natin siya ng stroke. Ayan. Lagyan natin siya ng dark. Ayan. Medyo may itim naman siya. Tama na yung pinaka-size. Yung size ng pinaka-highlighted. Yan. Yan.
Tama na yung ganyan. And then, click lang natin yung okay. And then, punta naman tayo dito sa isa. Parehas lang din. Gawin lang natin siya ng ano bang color to? Pinaka light blue or sky blue. And then, click OK. And mapunta tayo sa stroke. Gawin lang din at pili tayo ng ayan, dark lang din. Tapos ito namang isa, gawin, pili naman tayo ng ibang color. Gawin naman natin siya white. Kung ano naman siya, ang kulay niya ay sky blue din. Dapat magkaiba naman yung kulay. Dapat gawin natin siyang white. And then, gawin natin siya, lagyan natin siya ng color. Dark na din yung pinakang ano niya. Ayan, pwede na rin siya. Pwede na rin ganyan. Ayan, kung halimbawa ganyan. And then click OK. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng background. Lagyan natin siya ng background. Ito, lagyan natin. Kung makikita mo itong rose, ito, itong rose na ito. Itong background. Gamitan ulit natin siya ng select tools. Ito, rectangular select. Drag lang natin siya. And then, ayan. Ganyan din yung pinakatulos dun sa Photoshop. And then, ito na, select na siya. And then, click lang natin yung Ctrl-C para copy. And then, punta naman tayo dun sa ginagawa natin dito. And then, click lang natin yung Ctrl-B. As in, paste. Ayan, nandiyan na siya, oh. Nandito na siya sa layer. Ang gagawin lang natin para yung ginagawa natin para magpunta siya sa likod, idadrag lang natin siya dito sa idadrag natin siya dito sa dulo. Ayan. Meron na siyang background. Yung background pwede natin siyang lagyan ng blur. Punta lang tayo dito sa filter. Punta tayo dito sa Gaussian Blur. Click lang natin yan. Ang nag-blur yung itong background ng i-blur natin. Click natin syempre yung layer ng background. And then lalagyan natin siya ng filter. Punta tayo sa blur. And Gaussian blur. And then, click lang natin siya. Ayan, kung gusto mo ganyan, yung pinaka-blur niya. Ayan. Tapos, ito naman na picture ni Fiona. Pwede naman natin siyang palakihin or kung ano yung gusto mo, basta i-check mo lang itong transform control. And then, drag mo lang siya. Drag. Drag. Yeah. Then, click OK. Click mo lang yung check. Or, kung gusto mo naman na ibang color nitong fonts, itong nakasulat dito, pwede naman natin siyang palitan ng colors. Tanggalin natin yung check ng transform para mawala yung naka-square dito kanina.
And then, kung gusto nyo palitan tong fonts, click lang natin tong, ayan, yung layer ng sa Photoshop, ito, tong sa letter. And then, punta lang tayo dito sa Alt, and Color Overlay. Pwede ka mamili ng ibang colors dyan, kung anong gusto mo. Dilaw, or green or red. Ayan, kung ano yung gusto mong color, mamili ka lang dyan. Or light green. Etong green, ayan, parang medyo maganda siya. Or yung yellow. Or yung white. Ayan, click na lang natin itong yellow. Or itong green. Ayan, mas maganda pala yung green. Tapos, click lang natin yung OK. And then, click naman natin yung editing. Palitan din natin siya ng color. Click lang natin itong, itong sa layer style. Color overlay. And, piliin natin yung color. Gawin din natin siyang green. Light green. Ayan. And then, click OK. And then, click OK. Ayan na po. Ganyan na po siya. Or kung gusto niyo pang baguhin yung pinaka-background niya, pwede rin naman natin siyang baguhin. Namili tayo ng ibang mga background. And then, or kung gusto mo medyo lakihan pa yung kay Fiona, ito, pwede pa natin yan ilakihan. Ayan, kung gusto mo lakihan pa yan. Isisave naman natin ngayon itong ating ginawa. Ang pag-save naman dito sa Photopea ay punta lang tayo dito sa file. And then, meron na siyang save as PSD. Ayan yung file ng pinakang ano yan ha, sa Photoshop. Ayan, save. Save as Photoshop yun ha. Ayan, nagbabasa. Ayan, save na siya. And then, click naman natin siya ng save as, i-export naman natin siya as JPEG. Save, and then, ang quality, ayan, i-100% natin, and then, ayan. Ayan lang po, nakasave na po siya. Okay, maraming salamat po, and goodbye.